Hey mga farmers, so welcome back to my channel, The Salonicas Farm. For today's video, good morning po pala sa inyong lahat. Ngayon ay mag-harvest ako ng aking tilapia pond. So, ito yung mga similya ng tilapia na nilagay ko halos 4 months ago. Ayan yung last video ng paglalagay ko ng similya ng tilapia. So, hindi ko ito na-update sa inyo mga farmers. So, last mga month. Kasi naging busy, tapos minsan napauwi ako sa Cavite, kaya hindi ko na-vlog itong ating tilapia pond. But continuous pa rin iyan na may laman, which is yung nilagay natin na 7,000 na similya ng tilapia dito ay nandyan pa rin. So ngayon mga ka-farmers, nagkaroon lang ng problem. Gagawin ko pa sana itong mga malalaking tilapia or mga breeder, kaso lang mamaya later sasabihin ko sa inyo yung nangyari. So tara mga ka-farmers, pakita ko sa inyo sa baba. So tara mga farmers, sa baba tayo. So ayan yung tilapia pond natin sa baba. So tara, baba na tayo. Payong lang tayo kasi mainit. Wait, oh may yan. Ayan. So ikukwento ko sa inyo mga farmers yung nangyari dito sa ating tilapia pond. So ayan. May kasalukuyan dyan na nag-harvest. Sila Rowell, Kuya Rowell. Tapos sila Kuya Arnold. So hanggang doon pa yan, yung ating pond. Medyo malaki itong area natin dito. Ayan, ito yung ating pond. So makita ninyo mga ka-farmers, ayan yung mga isda. Kahit may mga tao, nakalutang sila sa tubig at parang humihinga. Ayan, so makita nyo hanggang doon pa, i-zoom ko lang. Napakarami niyang laman hanggang doon, ayun o, kita ninyo. Ayan, hanggang doon pa, hindi lang masyad makita. May problema sila dahil ilang umaga ko na to napansin, ayan. Nagsimula to 3 days ago eh. Umaga kasi ako gumigising, nakikita ko sila na nung pag umaga, ganyan yung itsura nila na parang, una natuwa ako kasi nga nakita ko kung gano'n sila kadami. Ayan. Kung gano'n sila kadami, nakita ko na nakalutang sila sa tubig. So, sobrang dami nila. In the next day, mga farmers, so ganyan pa rin. Nagulat ako na parang may mga isda na lumulutang, ilang piraso, napatay. Ayan. Pero ang lalaki ng mga tilapia natin dito, ayan. Tapos, ikatlong day, mag-vlog nga sana ako sa Asola, diba kung napanood niyo yung live ko sa Facebook. Nag-harvest ako ng Azolla para sa mga tilapia. Tapos hapon ako natapos. Ayan. Sa inyo na yun nga, after ko mag-vlog ng Azolla pa, nag-harvest ako nung hapon kahapon. Ipapakain ko sana yung 7 sako na Azolla na makuha natin dito sa fish pond. Kaso lang hinapon or ginabi na ako. Kaya kinabukasan ko na sana i-continue yung vlog ko. And nung umaga, nagpapunta ako dito para i-clip na yung ating pond.
Nagulat ako maka-farmers na medyo marami-rami na yung patay na nakalutang. Tapos hindi na normal yung nakita ko na mga tilapia na lumulutang, which is ayan, nakita nyo sa video na parang humihinga sila lahat talaga at parang hinang-hina sila sa tubig. Tapos pinababa ko yung tao ko dito sa farm at nakita nila na kahit nasa baba sila ng pond, ano, hindi tumatakbo yung mga isda, hindi natatakot, parang medyo hina sila, parang mahihina yung mga isda natin. So yun, kaya ako naisipan na i-harvest na lang kasi baka magtuloy-tuloy po yung pagpapatay nitong isda at hindi ko rin alam kung ano yung dahilan. Pero nag-usap-usap kami dito sa farm kasi itong tubig ko dito is hindi running water, wala tayo dito running water. So tingin ko nagkulang sa oxygen to, tapos marami rin sila, crowded. So nasa halos 7,000 isda to ng tilapia at nanganak pa to, may mga naging anak pa, so lumaki na rin, which is 4 months na kasi. So tingin ko naging crowded, tapos lack of oxygen ang dahilan, and siguro sa tubig, sobra na rin stuck kasi yung tubig natin dito, tsaka sa init. Dito sa Bohol kasi ngayong week na nga, 2 weeks mga nakaraang 2 linggo, nagpapalit-palit yung klima. Iulan, biglang sobrang iinit, tas uulan, babagyo, sobrang init ulit. So yun ang nakita ko na parang primary cause sa ating tilapia pond, ayan, kung bakit namatay, ayan. Pero later makikita natin kung gaano kadaming isda yung ma-harvest natin dito. So ngayon puntahan natin yung binubuksan dito na lupa banda sa dulong part ng pond. So para palabasin yung tubig. So pwede naman tong netin mga farmers yung pag-harvest natin ng tilapia, but nagplano ako or nagsuggest ako na ipalitan na lang yung tubig or palabasin para magkaroon din ng bagong tubig itong pond. So yan, medyo mataas yung damo. Pakita ko sa inyo yung clip by clip ng pag-harvest. So baka yung mga nagpipish pan dyan may suggestion kung bakit namatay yung mga tilapia ko. Ano, ang laki pala ng huhukayin. Ang laki pala. So ito yung ano, binubukas na parang gate. Kasi hindi pa ako nagpapagawa dito ng gate sa pond. So siguro bago ko to lagyan ulit ng bagong laman, kailangan magpalagay ako kahit kahoy na gate para if ever mag-harvest, hindi mahirap. Hindi mahirap magpalabas ng tubig. Medyo mahirap. So, ayun yung mga tilapia, oh. Kalutang. Pero buhay pa naman sila, pero na ano, parang mahihina. Oxygen. Oxygen yan, kuya? Wala oxygen. Tingin mo yun yung dahilan? Oxygen daw si kuya, ano, Hermie. Seta. Sa baka farmers, nag-ihaw muna kami ng tilapia bago magsimula mag-harvest. Kailangan may laman ng tiyan, no, Kuya Bernie? Oo, kailangan malakas. Malakas. Ayan, lalaki, oh. Ayan. Malaki. Ano nilagay mo dyan, Kuya? Nasinan mo, hindi? Nasinan. Para maalat. Ayun. Maalat. Inasinan ni Kuya. Ito, may luto na. Tikman natin. Luto na to, Kuya? Oo. Oh, ayan. Pero primero hadlok ba? Ikalwa sa gabi. Gubi, gubi, ano ba? Ito, meron na, naluto. Ayan. Tikman natin kung ano lasa ng alaga natin. Tilapia. Ay. Init. Takbitan na yung manok. Sibitan po. Alas ang musik. Nandoy baksa na na diha. Uli, uwan niya, iring. Hindi na huwag matamata. Hindi mo huwag tamang. Walang lansa. Ang sarap. Kasi yung tubig dito, no, ano, sama, alat sa tabang. Walang lansa yan? Walang lansa yung lasa ng isda. Hindi kagaya nung mga ibang mga tilapia na may lansa yung lasa niya.
may mga tao kasi na hindi kumakain ng ganito isda tilapia kasi nga yung lasa malasa. Pero ito, pag sinugba siya or inihaw, wala ka ba lalasahan na lansa tapos napakalilamnam ng laman. Ang kapal ng laman nyo. Ayan, musok pa. Ayan, so mag-almusal muna kami mga farmers, babaya, tapos ibinubuksan lang yung gate dito, tapos pakita ko na sa inyo yung pag-harvest natin ng tilapia dito. Stop! So ito, ako nag-iyaw. May inaan lang natin yung apoy kasi nasunog ako. Wasa na muti wasa abri dato kay gua mo ber na naglungkot mo dal o sino ka kami pa mahaw patay balik tarin na natin sunog na yata ha ano ba ah pakita boy na kamate mo lang sige nagpang digdag ban nga nga oi ano na ka ito mo hawo sir ko po na diyan ko ha ano na ka ano na ka Yan, kain muna kami. Ito kayo. Daring ang irawan, hindi pa kaong lutuan. Bago magsimula mag-harvest ng tilapia, so yan, pakain muna tayo dito ng agahan. Sa tama ka, farmer, sa baba tayo. Tingnan natin yung mga nangyari sa baba. To. Ah, let's go. Magsige, hinukun na mag... Hinukun na nga. Hinukun natin! Hinukun natin. Ayun yung tilap, ayun yung tilap, ayun yung humihinga. Bigay mo, ayun yung malaki. Tilap ka ba yan? Hindi. Tapi yang atung anung lai kulur no. Na ji puti one ko no klasik. Ni adu mo ni lamyo ngani. Ay. Buhe. Kribuka. Ay. Yan buhay. Ano? Kanar bagay may ana, murko. Ya betul, ang kembali. Ano ba? Bilya. And so ang hirap i-drain ng tubig mga farmers gamit yung water pump natin kasi kailangan pa ayusin yung gate. Medyo mataas yung pond natin compared dun sa fish pond sa likod. So kaya ginawa natin, minanumano na lang natin yung paghuli nitong mga tilapia na to. Ayan. To mga buhay pa to compared dun sa kanina nakuha na medyo mahina na. Ito mga fresh. Fresh na buhay. Open niya. Ginagamitan to ng net. So later pakita ko sa inyo kung paano netin. Magnenet pa tayo kaya. Magnenet pa tayo later para makita ninyo yung paghuli ng mga tilapia dito. Mataas pa yung tubig. Halos hita ko pa. Malaki to. Okay. Atay na. Ito. Naidaghan ni Juan. Aray ko pika. Ah. May nakawala isa. Dira. Kunti pa. Ito tayo. Unang-unin ni Juan. Akit na ako mga farmers. Hirap na, super init. Akit na ako. Ayun, may mga tumatalon pa. Ay, marami pang laman sa ilalim. So mamaya, pakita natin yung lahat ng foam na makukuha ko. Ilang foam na puno yung makukuha natin ng tilapia. Ilang kilo. Kasi may buyer naman tayo nandito sa farm. At least nakita ninyo yung ginagawa natin dito. So toto. Yan, wait lang. Wait ba? Aray! Tingnan ko. Yan. Aray, kung galing. Yan. Last na to, akit na ako sa taas. Ito. Uy.
makita nyo. Ayan. Ayan. May bao pa. May bao. Nabila na bukong dyan. Nabila na bukong. Ang sarap na itong makita. Ayan yung harbira. Ano ba? Mau deh udah nepuk dulu. Batu itu. Ini mau Son, di mana ka? Di masuyop naghabog. Arin lang diri. Nya, tamay taas nga ko ani, anak lagos ato. Dini suyop man, suyop. Sayto ka farmers kakaahon lang natin sa tilapia pan, bali sinasaid na lang yung mga isla. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga tilapia na nakuha natin na inililipat sa mga kuloy ng ating buyer. Ipakita ko rin sa inyo totong mga tilapia na kinuha natin at tinuyo. So tara. Malaking tuyo, tilapia. Pakita mo. Yan. Ano nilagay mo dito, Manong Bilin? Suka, tuyo, paminta, Naglagay siya bawang. Ng, nilagyan nila ng suka, tuyo, bawang, paminta, papalasa. So, tapos ibibilad natin yan. At meron na tayong ulam for many months. Kasi tuyo yan, maalat. So, paunti-unti lang yung luto nun. So, ito. May malaki sarap. Pa, sarap. Punta naman tayo dito sa mga tilapia na nililipat na sa foam. Ang kati ng ano, ng pand, ang kati sa balak. So ito, ano mo, i-close up mo.
So yan. Ang ating mga tilapia na huli. Nilaki. Yeah. Yung basa, color. Yan. So ito, punta naman natin yung dito. Nilalagyan na ng ice. Ilang doon ngayon? Ayan doon. With ice na. Tapos ito pangalawang cooler. Ito pala kuya. So ito pangatlo. So marami pa ang mga farmers na hinuhuli. Later, papakita natin sa inyo yung kabuuan. Kung gaano kadami yung nakuha natin na isda. So hindi ko pa kasi ma-finalize sa inyo. Kasi meron pang mga kinukuha dun sa baba. So mamaya babalik ako para mapakita ko sa inyo kung gaano kadami lahat-lahat ang nakuha natin. Siyempre, sa dulo ng video, sasabihin ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos ko dito sa tilapia pan natin at kung magkano yung kinita natin sa pagtitilapia. Mga farmers, naiga na yung tubig. Tingnan lang natin yung mga natirang isda dito sa baba. So tara, baba tayo. Isda, makita ninyo sa baba ng pond, yung mga natira pa after natin i-drain yung tubig. Ayan. So, mamaya makita natin kung gano'n pang karami yung isda na makukuha natin after i-drain ko. At mamaya mapapakita ko sa inyo mga farmers yung total na kilo na nakuha natin dito sa tilapia pond natin, kung magkano yung gasto. So, later magkukwentahan tayo kung kita ba tayo or lugi dito sa pagtilapia pond ko ngayon. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung ating kinita sa ating pagbebenta ng mga tilapia na nakuha natin sa aking tilapia pan. So dilista ko dito kung ilang kilo yung nakuha natin at kung magkano yung bili ng ating buyer sa ating tilapia na isda. Okay, so nilista ko rin dito mga ka-farmers yung gastos na nagastos ko sa aking tilapia pond, mga floater or feeds, tsaka yung similya kung magkano bili ko. So nilagay ko lahat dito para mapakita ko sa inyo at malaman natin kung kumita ba tayo or nalugi dito sa aking tilapia pond. So ayan mga ka-farmers, so ilista ko sa screen para mas makita natin yung buong detalye ng kita or gas sa kagastos natin dito sa pagtitilapia pan. So ito mga ka-farmers, tumagal yung ating tilapia ng around 4 months. So bala ko pa sana mga ka-farmers yan na i-6 months pa yung tagal ng tilapia para maging mga giant tilapia na. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problem. Ang ating problema mga ka-farmers is nagkahina-hina yung ating mga isda. Parang kulangan sila ng oxygen, so unti-unting namatay, kaya napilitan ako agad harvestin ngayon. Okay, nagkaroon tayo ng tingin ko na tatlo na problema. Sabihin ko na rin yung nakita ko na dahilan kung bakit nangyari to sa ating mga tilapia. So first problem mga ka-farmers, nung nilagyan ko po ito ng similya na 7,000 piraso na similya ng isda, marami po nakapansin doon sa video ko na meron po tayo mga bibe na nakawala or itik pinas na naglalangoy-langoy sa tilapia pan. So marami po nag-comment nung naglagay ako ng similya ng tilapia na possible na kainin po ng itik natin or bibe yung mga similya ng isda sa pan. So isa yun sa nakita kong first problem na kaya konti yung na-harvest natin.
ay dahil nakain ng mga itik pinas yung mga similya ng tilapia dati. So, yung iba hindi, lumaki. So, yun lang yung nakapagparami. Pero yung 7,000 na nilagay ko na similya, I think mga 3/4 nun ay nakain ng mga itik pinas. So, second mga ka-farmers is the oxygen, lack of oxygen natin sa tilapia pond. Yun ang nakita ko na dahilan kung bakit parang tuwing umaga, humihinga, ayan nakita ninyo, humihinga sa taas ng pond yung mga isda. Tingin ko crowded sila, tapos walang running water, hindi wala tayong oxygen na nabibigay sa ating mga isda sa pond. So kailangan ko maglagay diyan sa susunod, so naging aral sa akin para maglagay tayo ng paddle wheel diyan or para hindi po tayo para hindi po mamatay yung mga isda natin at manghina sa pond. And the third one is yung pag-stock ng water. So yun nga, dahil halos 4 months na hindi napapalitan yung tubig niyan. Tingin ko po ay the stock water, tapos nasusundan ng lalamig, tapos nasusundan ng iinit bigla, tapos hindi napapalitan yung tubig. So isa yun sa naging dahilan kung bakit siguro nakasakit rin yung mga isda. So comment down mga ka-farmers sa mga natitilapia pond, kung baka may idea kayo na kung bakit po nangyari sa tilapia ko na ganun yan, na unti na parang nagkakapatayan bigla at naghihina sila. So baka makakuha ko ng ideas para pumabago yung aking sistema sa susunod ko na paglalagay. So ito naman mga ka-farmers, yung kwentahan ng mga napagbentahan natin at saka yung gastos po sa aking tilapia pan. So yun nga, nakaabot tayo ng 4 coolers. Hiniwalay natin yung kulay puting isda sa kulay itim na isda. So umabot ba ka farmer sa 29 kilos yung kulay puti na isda, yan yung kulay puti na sa screen. Tapos 35 kilo naman yung itim na kulay, medyo malalaking size, 35 kilo. Tapos 35 kilo, hiniwalay-hiwalay kasi bawat cooler, 37 kilo, tapos meron pa tayong nabenta na 40 kilos na kulay itim din na isda. So yun mga ka-farmers, so umabot sa 29 kilos yung kulay puti natin na isda. So yun ay binili ni buyer ng 110 pesos lang per kilo. Yun yung mga yung iba, mahihina na, hindi na maliliksi. Tapos kulay puti, ayan sa screen, kulay puti yung kanyang skin. 29 kilos, times natin sa 110 is umabot ng 3,190 pesos yung kinita sa ating first cooler. Tapos yun namang black natin na isda na magagandang klase at malalaki. So umabot ng 35 kilos ang first foam, 35 kilos, 37 kilos, and 40 kilos. So pagpapaplasin natin yan lahat is umabot yan sa 147 kilo ng mga itim na tilapia. At binili ni buyer ito ng 130 pesos per kilo. So pwede nila yung mabenta sa palengke or sa merkado ng 160 to 170 pesos per kilo. Ayan, so umabot yon ng 19,110 pesos yung 147 kilos natin ng tilapia na maayos. Okay. So, ang gastos naman natin dito mga ka-farmers, ayan. So, gumamit tayo ng 10 sako na floaters. Ang presyo po ng floaters is 1,100 pesos per sako. So, umabot tayo ng 11,000 pesos yung ating feeds. So, baka may magtanong na, ma'am, bakit po parang konti yung ginamit yun na feeds? 4 months ago po yung tilapia nyo. So, ito. So, sama-sama na po yan mga ka-farmers, yung feeds yan from starter grower hanggang sa maka-harvest tayo. Ayan, so dahil po mga ka-farmers, gumagamit ako ng Azolla dito. Nag-alternative feeds ako sa ating tilapia para makatipid po sa pagkain sa kanila. Kaya konting feeds lang po yung nagamit natin dito sa tilapia ko. At yung bilang gastos natin, pinambili natin ng similya ng tilapia, is 7,000 pesos po dahil 7,000 piraso ng isda yun. So umabot yung gastos natin mga ka-farmers na 18,000 pesos. Gastos na natin yon at i-minus natin sa kinita na 22,300 pesos. Nagkaroon tayo ng konting profit na 4,300 pesos. At meron pa po tayong nasimot na mga isda dito na nasa around 12 kilos po yung nasobra. So yun yung 4,300 pesos na profit natin is maliit ito mga ka-farmers dahil talaga malaki ang expectation ko dito sa ating tilapia pond na marami tayong mga harvest. Yun nga lang, nagkaroon talaga ng problema. So okay lang yun dahil yun na experience natin at pwede, at matututo tayo sa susunod na pagpapand natin pagtitilapia pond. So okay lang yun. At least hindi po tayo nalugi at parang bawi lang yung gastos natin sa ating tilapia.
At meron naman tayong nakuha ng mga pinantuyo natin na isda at mga libre pa na nasimot dito sa ating pond. So yun lang, aabangan na lang ninyo sa susunod ko paglalagay ng simila dito. Kailangan lang natin baguhin yung sistema na kailangan may lang tayong i-install na paddle wheel para po sa tubig na running water para masupplyan ng oxygen yung ating mga alagang isda dito sa pond. Tapos yun nga, nakahiwalay naman na yung bibe kaya hindi na po siya pwede, at hindi na po siya makakain kasi nung una, alam ko talaga nakain talaga ng mga bibe yung ating mga similya na nalagay dito. So yun lang mga ka-farmer, so at least i-share ko sa inyo yung pagtitilapia kahit hindi kagandahan yung ating naging harvest, at least hindi naman po tayo nalugi at kumita pa rin tayo kahit papano. So yun lang muna para sa video na ito mga ka-farmers. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para palagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!